Bumisita ang Adventist World Radio Manila sa Lutukan Seventh-day Adventist Church sa Riyaya, Quezon. Kasabay nito ay sinagawa din sa nasabing simbahan ang stewardship training na pinangunahan ng South Central Luzon Conference. Alamin ang layunin ng AWR sa kanilang naging visitation sa Balitang May Pag-asa ni Marjorie Valdez. Dinalo ng AWR o Adventist World Radio ang Lutukan Adventist Church sa Lutukan Highlanders sa Riyaya, Quezon. Ito ay bahagi ng kanilang programa upang ipromote ang God Path at magamit sa pangangaral tulad ng IEL at care group sa naturang lugar. Sabay na ginanap ang programa ng AWR at ang Stewardship Seminar ng South Central Luzon Conference o SCLC. Sa pangunguna ni Pastor Joshua Baldera, ang Stewardship Sabbath Seminar ay isinasagawa tuwing first Sabbath of the month upang ipromote ang stewardship sa bawat simbahan. Ang Lutukan Church ay isa sa mga nakinabang at pinagpala ng Panginoong Diyos upang lalong mapagpatibay ang kapatiran lalo na sa kung paano maging mabuting katiwala ng Diyos. Sa kanilang gawain bilang mga katiwala ay nasumpungan silang tinuruan ng Diyos na magtatapat at lalo pa magtatapat, at dahil sa kanila, naging daluyan siya ng pagpapala para sa iba. Kaya nga, sa larangan din ng Adventist World Radio, isang pribilyo na sapagkat binigyan sila ng pagkakataon na mga God Pass para ipamigay sa kanilang mga care group. Kaya sa kabuuan ng ating church, pinagkatiwalaan na mga gawain upang ipahayag ang kabutihan, pagliligtas ng Diyos dahil siya lamang ang manlalalang, tagapagligtas, nagmamay-ari at tagapag-provide ng ating pangailangan. Kaya sa kabilang banda, ang AWR sa pangunguna ni Pastor Nerio Carranza at ang kanyang team ay nangunguna sa pagtaguyod ng God Pods upang magamit sa nalalapit na pangangaral sa Barangay Palasan sa Riyaya, Quezon. Formal na i-turnover ng AWR kay District Pastor Gerson Rivera Jr. ang 200 piraso ng God Pods upang ipamahagi ng mga miyembro ng IEL Care Group sa mga taong nais makinig sa mabuting pabalita ng Panginoong Diyos. Idiniin ni Pastor Nerio Carranza na ang AWR at TMI ay dapat magkatuwang sa pagbabahagi at pangangaral. Samantala, ang Stewardship Seminar ayon kay Pastor Baldera ay nararapat na unahin muna ang Diyos sa lahat ng ipinagkatiwala na bawat bagay upang maging daluyan ng pagpapala. Sa kadahilanang ang Diyos ang siyang nagmamay-ari ng ating buhay at ang mga bagay na itinatangkilik ng tao. Ito din ang nagpapahayag na malapit na relasyon natin sa Panginoon. Bilang katiwala ay tinuturuan tayo upang maging disipulo, ang mga tao na hindi maging paalipin sa kayamanan o salapi at maging tapat habang nabubuhay. Maraming salamat din po sa kanyang mga inamigay na mga God spots na magagamit namin sa aming pangangaral at sa aming mga care group na mga isinasagawa namin dito sa Lutukan. Ngayon ay makapag-atid ng Balitang May Pag-asa. Ako po si Marjorie.